Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 676. Sa mismong sandali na ito, nagbigay si Harvey ng isang vibe na napakatindi at malupit na mahirap ilarawan sa pamamagitan ng mga salita lamang. Napakatindi niya kaya halos tumigil sa paghinga sina Simon Zimmer at Senior Zimmer. Naramdaman ng dalawa na parang isang malaki, hindi nakikita ang nasasakal sa kanilang leeg. Walang nakakatakot kaysa sa nanlilisik na mga mata ni Harvey. Napanganga si Simon, labis ang pagkamangha, at natapos niya ang pagtatapat sa lahat. Buckwoods Grand Hotel W. Gaano katagal siya umalis, ungol ni Harvey. Kumari pa ng mabilis hanggat makakaya niya habang tinawag si Ethan Hunt. Ethan, kailangan ko ng isang helicopter. Nandito na ako sa... Ang tono ni Harvey ay nakakatakot na nagyeyelo. Sa una, mayroon siya walang balak na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, naiwan siyang walang pagpipilian. Ni hindi kahit 3 minuto matapos narating ni Harvey ang tuktok ng pinakamataas na gusali na pinakamalapit sa kanya, dumating ang isang helikopter ng hukbo at sinundo siya bago umalis kaagad. Sa ibaba, ang lahat ay tumingin sa langit at nakatingin sa helikoptero sa gulat at pagtataka. Ako ay isang nagmaneho ng sports car doon. Ngayon na siya ay nasa a helicoptero, maabot niya sa wakas makarating. Sa hotel sa ilang minuto asterisk. Nais kong bigyan mo ako ng diagram ng istruktura ng Grand Hotel W. Ang mga mata ni Harvey ay may dugo, sumisigaw para sa purong pagpatay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon mula nang siya ay makaramdam ng labis na galit. Sa presidential suite ng Grand Hotel W. Sina Mandy Zimmer at Wayne York ay nasa standoff pa rin. Mandy Zimmer, wala nang magamit upang makapagpaliban pa. Dapat mong maunawaan. Ang bawat minutong lumipas ay nagdaragdag ng 1 pang minuto ng pagdurusa ni Harvey. Sino ang nakakaalam? Sa ngayon, baka ang iba pa niyang mga daliri ay naputol na. Si Wayne ay pawang mga ngiti, ang mukha niyang napakasama. Imposibleng may misinterpret ni Mandy ang kanyang mga salita, lubos niyang naintindihan kung ano ang pinag-uusapan. Kahit na, hindi pa rin niya pinapayagan na sumuko. Siya ay dalisay at malinis sa loob ng maraming taon. Ni hindi siya hinawakan ni Harvey dati. Gayunpaman, ngayon. Naisip pa niyang tumalon sa gusali at tapusin ang lahat. Nakaharap ang likod ni Wayne sa bintana habang siya. Inagmasdan ang mga tingin ni Mandy na may nakakahamak ng ngisi. Walang alalahanin, laro lang ito. Hindi kita pipilitin. I'll make you turn into a bitch voluntarily. Ang mga bahagi ng lipunan ay naisakatuparan ang kanilang mga gawain. Alam na alam din niya kung paano sirain ang huling linya ng depensa ng isang babae at durugon sila sa psikolohikal. Tinitigan ng mabuti ni Mandy si Wayne, sumisigaw, wala ka kundi isang halimaw. Umisi ulit si Wayne. Sa totoo lang, hindi ikaw ang unang nagsabi ng ganyan sa akin dati. Gayunpaman, nasisiyahan ako sa mga taong tumatawag sa akin yan. Ipinapakita lamang nito kung gaano nila ako kinakatakutan. Itinago ni Wayne ang magkabilang kamay niya sa likuran niya habang siya ay umusad patungo kay Mandy, isa-isang hakbang. Pinagmasdan siya ni Mandy sa takot at napaatras ng paatras, pinilit niya. Kahit na hindi siya. Hindi ka makatao, sigaw ni Mandy. Paano ka makukumpara sa kanya? Kinuha ni Wayne ang kanyang telepono, nakangiti. Joel, sabihin mo kay Tiger. Pay upang putulin din ang mga braso at binti ni Harvey. Pagkatapos magpadala sa akin ng isang video ng iyon. Sa kanyang mga salita, nagpanik at sumigaw si Mandy, makikinig ako sa iyo at gagawin ang nais mo. Huwag ka nang gumawa ng iba pa kay Harvey. Oh! Kung gayon, lumuhod. Alisin ang lahat Mandy, umisi si Wayne, naghihintay para sa kanyang imahinasyon na maging katotohanan. Bang! Sa sandaling iyon, ang bintana sa likuran niya nabasag sa isang nakakabingi na pag-crash at nasira sa 1,000,000 maliliit na piraso. Isang silweta ang lumitaw mula sa langit at lumapag sa silid, na naging walang iba kundi ang Harvey York. Bang! Pinadyakan ni Harvey ang likuran ni Wayne at hinagis ang isang matapang na sipa patungo kay Wayne, pinapadalhan siya ng paglipad. Basagin.
Inaboy si Wayne at ang katawan niya ay walang awang hamampas sa pader. Walang tigil ang pag-agos ng dugo sa kanyang nasugatang katawan. Nagpumiglas si Wayne na bumangon, ngunit sa susunod na alam niya, lumipat na sa kanya si Harvey. Halos hinawakan ni Harvey ang isang kamao ng buhok ni Wayne at sinimulang masira. Ang ulo ni Wayne sa sahig at napatingin ang isang solong awa ng awa. Bang! Sumabog ang dugo saan man. Nasira agad ang ilong ni Wayne. Bang! Ang mga mas nakakakilabot na ingay ay nagpatugtog ng magsimulang damyugo si Wayne ng sobra, ang pula ng kanyang dugo na nabahiran ang sahig at pintuan. Nang hinampas ni Harvey ang ulo ni Wayne sa sahig sa pangatlong pagkakataon, tuluyang natables si Wayne. Noon, si Mandy ay nakawala mula sa kanyang naguguluhan na pagkasindek at agad na pinahinto si Harvey. Sa ngayon, ang kasalukuyang Harvey ay parang isang kumpletong estranghero sa kanya. Nagmula ang kanyang katawan malupit, marahas na aura na si Mandy ay hindi nagamit. Sa kadalian ni Harvey, nawala na sa kanya ang kalmado, ang kanyang mga mata ay sira ang mata, at may isang bagay lamang na nanatili sa kanyang isip. Ang mga naglakas loob na hawakan ang reverse scale ng dragon ay mamamatay ng sigurado. Si Mandy ang kanyang reverse scale, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pangunahin. Ang sinumang manggahas na hawakan siya ay magkakaroon lamang ng isang pagtatapos, at iyon ang ganap na kamatayan. Hindi maintindihan ni Mandy kung paano lumitaw bigla si Harvey sa pamamagitan ng pagbagsak sa bintana ng salamin. Ito ang 40 o 50 palapag ng gusali. Paano siya nakapasok doon mula sa labas? Ano talaga ang pinagtrabaho niya? Lahat ng tungkol sa kanya ay masyadong mahiwaga. Tayo na. Mabilis. Kinaila ni Mandy si Harvey para umalis. Kinilabutan siya na papatayin talaga ni Harvey si Wayne kung magpapatuloy ang sitwasyong ito. Kung may nangyari man kay Wayne, tiyak na hindi kakayanin ng pamilya Zimmer ang mga kahihinatnan na malapit nang dumating. Pagkatapos lamang umalis sina Harvey at Mandy sa eksena ay gumawa ng ilan sa mga makapal na ulo na bodyguard ng Yorks. Pumasok sa kwarto. Nakikita ang Wayne York. Isa sa famous 4 nanograms York na may kapangyarihan sa ilalim ng lupa ni Buckwood pakikitungo, ay nakahiga sa kanyang sariling pool ng dugo walang galaw, kinilabutan ng mga bodyguard pagkabigla. Sino ang gumawa nito? Sino sa Buckwood ang naglakas loob na hawakan ang sinuman mula sa York? O kahit na sino ito, kahit na ang hari ay hindi may safe sa kanya. May isang tao talagang gustong mamatay. Alam din ni Mandy na sanhi sila ng isang malaking kaguluhan. Oh! Alam niya ang lakas ng Yorks. Wayne York, isa sa famous 4 nanograms York. Ang pamilyang York ay halos kisame ng Southlight. Nasa saan man at saan man sila, mula sa industriya ng negosyo hanggang sa armadong puwersa, ang black market, at maging ang larangan ng politika. Sa gayong malawak na kapangyarihan, imposible para sa isang maliit na pamilya tulad ng mga Zimmers na tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanila. Ano ang nangyari kung ang Zimmer ay kasalukuyang nasa ilalim ng Sky Corporation? Hindi ito magiging mahirap para sa Yorks na durugan at sirain ang tuluyan ng Zimmers. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Mandy sa sitwasyon. Hindi alam ni Wayne kung sino ang tumama sa kanya. Kung natapos si Wayne na namatay o nakilala si Harvey, ito ay magiging isang malaking problema. Wala akong pakialam sa nangyari ngayon lang. Kailangan nating magpanggap na parang wala sa mga ito ang nangyari. Hindi na rin ako magtatanong patungkol dito. Ngunit kailangan mong ipanggako sa akin ito, Harvey. Huwag na nating ilabas ito kapag nakarating tayo sa bahay mamaya. Labis na hinimok ni Mandy, takot sa mga negatibong kahihinatnan na maaaring mangyari. Pagdating sa bahay, ang bawat tao'y nag-ulo sa Harvey York sa pagkamangha at sorpresa. Ano ito? Hindi ba nila kayo ginulo? Ano ang nangyayari sa mga dokumento ng pag-aari ngayon? Hindi sumagot si Harvey. Inihayag niya ang mga ito na nilagdaan ni Simon Zimmer at nagpatuloy na gupitan ito sa harap ng lahat ng mga Zimmers. Ang matter na ito ay nalutas, malamig na anunsyo ni Harvey. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, ha? Nalutas ang lahat, ganoon lang. Paano mo ito nagawa? Si Simon at ang natitira ay natigilan lamang.
Si Mandy Zimmer sa sandaling iyon ay napagtanto lamang na walang nangyari kay Harvey at wala sa kanya. Nawawala ang mga daliri at nakuha pa niya ang dokumento. Nakakita ako ng ilang katibayan bago iulat ito bagay ang lugar ay dapat na mailantad ngayon. Ang bawat sospek ay nakakulong na para sa karagdagang pagsisiyasat. Bilang karagdagan. Iginawad ng mga autoridad kay Simon ng ilang libong dolyar bilang gantimpala sa pagtuklas na ito. Matapos suriin ang mga numero sa kanyang bank account, tuwang-tuwa si Simon na tumalun siya mula sa lupa. Hindi niya mapigil ang yakapin si Harvey. Ang aking mabuting manugang, hindi ka panipaniwala. Nagawa mo ring malutas ang isang malaking problemang tulad nito. Ngayon, bahagyang tumaas ang impresyon ni Simon kay Harvey. Hindi niya akalaing ang basurang ito ay talagang may kaya. Si Lillian Yates, sa kabilang banda, ay masayang-masaya, napaiyak siya. Lang sandali lamang ang nakalilipas, ang Zimmers ay nawasak, ngunit ngayon ay bumalik na normal. Iniligtas ni Harvey ang lahat ng mga nag-iisa, bagaman gumamit siya ng isang koneksyon sa mga autoridad, ito ay maaaring isaalang-alang bilang kanyang kakayahan. Si Mandy lamang ang hindi maaaring maging masaya. Alam niya ang napakaraming mga detalye ng pangyayaring iyon, at naintindihan niya na hindi sila papayag ng Yorks na ganoon kadali. Sa kanyang mga mata, ang bagay ng pagkawala ng 100 milyon. Hindi gaanong mahalaga ang dolyar. Anumang bagay na nauugnay sa ang pera ay maaaring malutas pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ito ay isang iba't ibang mga bagay kung ang Yorks ay nasaktan. Ang panganib na dala ng ganoong sitwasyon ay hindi maiisip. Kahit na ang pamilya ay may suporta sa Sky Corporation. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa sandaling bumalik sila sa Gardens Residence, ipinahayag niya kaagad ang kanyang mga alalahanin kay Harvey. Alam ko, tumango si Harvey. Kung gayon, ano ang susunod na dapat nating gawin? Labis ang kaba ni Mandy na namumutla ang maganda niyang mukha. Malalaman ito ni York sa isang iglap. Si Wayne York ay isa sa famous 4 nanograms York. Wala sa kanila ang ordinaryong katutubong, lalo na Quentin York. Siya ay isang tao na maaaring tinukoy bilang isang alamat. Sa sandaling nagpa siya ang Quentin York na kumilos, kakailanganin lamang ng oras hanggang sa makamit ng pagkawasak ng Zimmers, ay naniniwala sa isang salita nito. Ngunit bilang kanyang alaala ang sandali kapag siya ay pumasok sa salamin ng bintana at bumagsak sa silid, naramdaman niya ang isang bigla ang pakiramdam ng seguridad. Bigla na lang, hindi na siya natakot. Kung may nangyari man, ipagtatanggol siya ng lalaking ito at magbabantay sa harap niya. Ang pinakapangit na maaari lamang mangyari ay magkasama silang namamatay. Sa Silver Nimbus Outer Courtyard. Ang bawat miyembro ng pamilya York ay nasa katahimikan. Ang pinakamatibay na pangkat ng medical sa Southlight ay agarang pinatawag upang isave siya. Kahit na ang pagliligtas. Si Jonathan York, ang kasalukuyang pinuno ng Yorks, ay hindi pinansin ang mga bagay ng kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Magtutuon lamang siya ng pansin sa mga isyu tungkol sa buhay at kamatayan. Kung hindi man, mananatili siyang nakatago at maiiwan ang lahat kay Quentin. Ngayon, gumawa siya ng isang bihirang hitsura. Nakikita ang anak ng kanyang anak. Kakilakilabot na estado, Jonathan emanated isang mapang-api na hangin na ang lahat sa paligid niya ay nagpupumiglas na huminga. Walang sinuman ang maaaring mapalitan ang posisyon ni Jonathan bilang pinuno ng Yorks, kahit na si Harvey nang siya ay nasa rurok na niya. Kahit na ang Yorks famous 4 nanograms autoridad ng pamilya, nagtapos siya upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya ng madali. Nag-iisa lamang itong nagpahayag kung gaano may kayang si Jonathan. Sa katunayan, sabi-sabi na kinatawan niya ang Yorks at nakipaglaban sa maraming pangunahing digmaan at laban sa nakaraan. Ang isang lalaking katulad niya ay maaaring walang malawak na reputasyon sa lipunan. Ngunit ang kanyang posisyon sa gitna ng Yorks ay hindi maiisip na mataas. Nagkaroon siya ng mga komplikadong relasyon sa mga personal. Mula sa sandatahang lakas. Sinasabing kilala pa niya ang mga tinawag na Diyos ng giyera sa loob ng militar. Si Ethan Hunt ay hindi maikakaila ang kontrol sa Sword Camp ng militar ng Southlight,
kaya't hindi magamit ni Jonathan ang sinumang nagtatrabaho sa ilalim ng Ethan Hunt. Ang pareho ay hindi masabi para sa iba pang mga sundalo. Madaling mapadalhan ni Jonathan ang anuman sa kanila upang gawin ang kanyang pagtawad. Sa sandaling ito, si Jonathan nagsalita ng isang mahinang boses, sino ang gumawa ng ito? Si Quintel na nakasuot ng suit tulad ng dati. Naglakad palabas mula sa gilid at gaanong sumagot. Chiyo! Bakit abala ang pagtatanong kung alam mo na ang sagot sa kasalukuyan sa buong lungsod ng Buckwood? Sino pa ang maglakas loob na labanan tayo Yorks bukod sa lalaking iyon? Palagi siyang mayabang at nakasanayan na ng lahat. Kung sinaktan niya ang isang tao, ang pinaka magagawa natin ay hayaan. Siya. Ang pinaka nakakagambalang bagay ay, ang aming pamilya ay lumikha ng isang puwang para sa amin dito upang tipunin ang mga miyembro ng underworld ni Buckwood. Tumawa si Quinton. Tio, napapansin mo ang pamilya ng maraming taon upang makapag-focus sa relihiyon. Paano magkakaroon ng sinuman sa amin na manggahas na abalahin ka para sa mga bagay na hindi seryoso o mahalaga? Ang aming problema ngayon ay, ang lalaking iyon ang talagang naglantad ng bagay at hinayaan ang mga awtoridad na harapin ito. Hindi kami sigurado tungkol sa kanyang hangarin, ngunit anong aksyon ang dapat nating gawin? Hahayaan na lang ba natin, o? Tinapos ni Quinton ang kanyang mga salita sa isang malambot na chuckle, na nagpapakita ng isang ekspresyon na mukhang wala siyang pakialam at mas gugustuhin ang kapayapaan. Si Wayne at Stephen York ay mga kambal-anak na lalaki ni Jonathan. Si Quinton ay hindi naniwala sa isang segundo na si Jonathan ay mananatiling neutral pagkatapos ng nangyari kay Wayne kamakailan. Napasinghap si Jonathan, komplikado ang ekspresyon nito. May balita ba mula sa mga awtoridad? Ang punong inspektor ngayon nalaman na nila ang tungkol sa lugar, at ang way na iyon ay binugbog hanggang sa siya ay nawala ng malay. Inayuhan nila kami na huwag gawing malaking isyo ang bagay na ito. Mag-iisip sila ng isang paraan upang alisin ang pagkakasangkot ng aming pamilya sa iskandalo at I play ito na para bang wala ka. Ming kinalaman sa lugar. Kailangan lang naming magpanggap na parang walang nangyari. Bahagyang tinaas ni Jonathan ang kanyang kilay at sinabing, halos 100 taong kaarawan na ni Isla. Siya ay isang matapat na Kristiyano at nanatiling isang mahigpit na vegetarian sa lahat ng mga taon, at hindi siya lumalakad sa lipunan sa loob ng mahabang panahon. Hindi kayang magsimula ng kahit ano. Kung hindi man, ang mga epekto ay hindi maiisip. Ngunit ang isang miyembro ng Yorks ay binugbog at iniwan sa napakasamang estado. Kung wala, paano tayo mabubuhay sa ating sarili? Habang sinasabi niya ito, si Jonathan ay nagpakita ng matapang at kamangha-mangha. Si Quinton naman ay kumurot sa loob. Kung ang taong nabugbog ay hindi anak ni Jonathan, mag-abala pa bang tumayo ang kilalang matandang sorrow na ito sa labas? Umiti si Quinton at sinabi, kung hindi ito katanggap-tanggap sa iyo, tiyo, bakit hindi namin makipagkita sa lalaking iyon upang maayos ang ating pagkakaiba-iba ng minsan? Sinidi ng matinding titig ni Jonathan York si Quinton at paggamit ng iyong awtoridad bilang pinuno ng pamilya. Masaya kung ibabalik sa iyo ang iyong kapangyarihan sa anumang oras na nais mo para dito. Maingat na sumagot si Jonathan, dahil naipasa ko na sa iyo ang aking awtoridad, kakaiba para sa akin na ibalik ito. Inaasahan ko lang na magawa mo ang lahat ng makakaya mo kung sakali man magpasyang harapin ang lalaking iyon. Gumamit ng aking pangalan at magpadala ng ilang mga liham upang ipatawag ang aking mga dating kasamahan, nasasakupan, at kasosyo dito-dito, tahimik na tumawa si Quinton. Sa wakas, ang matanda ay handa na ngayong gamitin ang alas. Bagaman hindi nakapaglaro si Quinton kay Harvey sa nilalaman ng kanyang puso sa pamamagitan ni Wayne, pagkuha Jonathan upang ibunyag ang kanyang mga koneksyon sa Biden ay isang disente sapat na ito sa network ng Jonathan ay malawak, at mayroon siyang mga koneksyon sa bawat lugar. Kasama rito ang kanyang mga dating kasama mula sa sandatahang lakas. Ang kasalukuyang tauhan mula sa militar, mga kilalang tao sa mundo ng politika, mga mayayamang lalaki mula sa ilalim ng mundo, pati na rin ang mga higanti sa industriya ng negosyo. Tiwala si Quinton na kaya niyang gawin ang mga taong ito. Sa kanyang sariling minsang tinipon niya ang lahat. Gaano ka Jose kung ang lahat sa kanila ay lumitaw ng sabay sa 100th celebrasyon ng kaarawan?
Habang ang Yorks ay karaniwang kisame ng South Light, sa mga oras na kinakailangan para sa kanila ang ligaw ay magkakaroon ng katapangan upang tumingin sa kanila. Sa mga susunod na araw, ang pinakamalaking pag-aalala ni Mandy ay hindi nangyari tulad ng inaasahan niya. Nakaramdam siya ng pagkalito ng dati. Sa huli, dumaan siya sa maraming iba't ibang mga tao upang magtanong lamang tungkol sa buong bagay. Sa paglaon, isang kaibigan na nagtatrabaho sa mga awtoridad, Lihim na sinabi sa kanya na dahil si Harvey ay responsable sa pag-uulat ng iskandalo sa pulisya. Hiniling sa kanila na inspector na huwag ilantad ang pagkakasangkot ng Yorks sa lugar ng pagsusugal sa order para sa mga Zimmers na manatiling ligtas. Siyempre, hindi ito dahil sa punong inspector. Hindi maglalakas loob na gumawa ng isang paglipat. Sa totoong katotohanan, si Harvey ay walang alam kahit ano. Naghihintay pa rin siya para sa paglipat ng Yorks. Kung tutuusin, sina Jonathan at Wayne York ay magkamag-anak na may kinalaman sa dugo. Sa palagay ni Harvey, kahit na maging mapagpasensya si Quentin York, tiyak na hindi magagawa ni Jonathan ang pareho. O gagawin niya? Nang sinabi ni Ivan Xavier kay Harvey ang katapusan resulta ng buong bagay na ito, namangha si Harvey. CEO. Sa isang linggo ay magiging ika-100 seremonya ng kaarawan ng iyong Isla. Matagal na mula nang tumuntong siya sa lipunan. Kahit na ang punong pamilya ng York at si Quentin York ay hindi manggahas na S. I-rain ang kanyang ika-100 kaarawan simony, marahil ito ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakakagawa ng anumang mga galaw. O inabot ni Ivan si Harvey isang dokumento upang pirmahan habang nagsasalita. O. Panahon na para sa ika-100 na kaarawan ng aking mahal na Isla. Si Harvey ay may isang komplikadong ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka ako kung gaano siya kasaya kung ang apo na dapat patay na 3 taon na ang nakalilipas ay lumitaw at binigyan siya ng isang malaking regalo sa kaarawan. 3 taon na ang nakalilipas, iniwan ni Harvey si Buckwood. Sa isang punto, halos mawalan siya ng buhay. Ang famous 4 nanograms York ay natural ang mga iyon, sino ang nag-ayos na mangyari ito? Ngunit may isang mas malaking lakas na kumikilos sa likuran nila. Kung hindi, paano naging posible para labanan nila si Harvey sa nakaraan, ano sa kanilang limitadong kapangyarihan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.